Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, nasa wibis tayo ng 25 na linggo ng pagkaraniwang panahon ng panlong taon ng ating pagdiriwang. Sama po natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para sa ating unang martir, San Lorenzo Ruiz de Manila, para sa mga martir na si San Cosme at Damian. Sama rin natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong lahat sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, at iba pang social media dito sa ating bansa, iba't ibang lako ng mundo. Sama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga amin na mahal kong mga kapatid, sa aklat ng mga ngaral o Kohelet o Ecclesiastes, pinapahayag na walang saysay ang lahat kung hindi ito naugnay sa Panginoon. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, si Herodes ay gusto niyang makita ang ating Panginoon, pero namuhay siya sa walang saysay at walang kabuluhan na paghahanap lang para sa kanyang sarili. Tayo kung minsan ay nakatutok lang o dili kaya nagbibigay na ng pansin sa mga pansariling bagay-bagay o kaya ang tungkol sa ating sarili. At dahil dito, dahil sa ating kahinaan at karupukan, tayo nagkasala. Kaya tumulog po tayo sa mga pinong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo, Ama naming makapangirihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagalob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami paginapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa ng gumawa ay wala ring mapapala. Patuloy ang pagpapalipat-liwa ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihip patungong timog, papuntang hilaga, habang araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuwi sa dagat, ngunit di ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot, hindi makakayang ipaliwanag.
Walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, halikayo, ito'y bago. Ngunit naganap na yaon noong unang di pa tayo tao. Di na maaalala ang mga nauna. Ang mga nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon aming kangtahanan noon, ngayon at kailanman. Puon aming kangtahanan noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon aming kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi, nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon aming kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon? Poon aming kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadamay ang wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon aming kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip, sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsabi namang lumitaw si Elias, at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kahit ang sabi ni Herodes, pinapupugutan ko si Juan, ngunit sino
ang nababalitaang ito. Marami akong narinig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa wibis tayo ng ika-25 na linggo sa kanilang panahon ng panahong taon ng ating pagdiriwang. Ang atin pong paksa ay tungkol sa walang kabuluhan kung walang Diyos. Yung walang kabuluhan, tatlong titik lang po yan sa Hebreo. Lalo na ang ating Panginoon ay isang Hebreo, Aramaiko. At ang tatlong titik ay tinatawag ang walang kabuluhan ng Habel. Kaya nga, ngayon sa ating unang pagbasa, sa aklat ng Kohelet o mga ngaral, Kapitulo 1, Verso 2, na sabi, Habel, Habilim, ibig sabihin, walang kabuluhan ang mga walang kabuluhan lahat. Ang Habel, tatlong titik, He, Beth, at Lamed. Pero malalim ang kahulugan ng Habel. Ang Habel, ito ay kaparihas ng Ruach. Ang Ruach, ibig sabihin hangin o hininga. O mayroon pang isang salita na mas malalim pa rin. At ito yung itong Nishama. Nishama na ito yung nagpapairal na hininga ng lahat ng mga may buhay. Pero ang Habel, hangin nga, pero ito ay singaw. Ibig sabihin negatibo na hangin na lumalabas at kuminsan hindi kaaya-aya. Kaya parang sinabi dito na ang walang bagay, ang walang kabuluhan na mga bagay-bagay ay parang singaw lang, Habel, o walang kabuluhan ang lahat. O sa na-translate kasi sa Latin, vanitas. Mula sa Koinokona Grigo, namitayodoxia. Dahil ang mga ngaral ay nakasulat po sa Septuaginta, ibig sabihin luma na Grigo, mitadoxia. Pero itong ating pagtingin kung ano yung mga bagay-bagay na walang kabuluhan o mga bagay-bagay na tinatawag na vanitas, o sa English pa, vanity, ay atin pong tingnan kung ano yung mga walang halaga na bagay. Sapagkat lahat naman ay halos pariha lang ating nakikita, sinasabi sa ating unang pagbasa, parang kung ano yung una, yun rin ang mangyayari sa ngayon at mangyayari pa, ang lahat ng tao ay hindi na kuminsan nakaalala sa mga nangyayari noong September 21, 1972 at magpatuloy ngayon na hindi pa rin makilala ng tao sinong mga ninuno nila o dili kaya ang mga bayani ay yun na lang mga nakasulat sa libro at hindi na maalaala kung ano ang mga nangyayari pa sa mga sumusunod na mga henerasyon. Ganun lang buhay na hindi makakita ng tunay na kabuluhan sapagkat hindi sila naugnay sa Panginoon. Pag maugnay sa Panginoon, mamuhay siya sa tahanan ng Panginoon sa kalangitan. Ito naman ang sinasabi sa ating Salmo 89. Kaya sinasabi sa versikulo 1, Poon, amin kang tahanan noon, ngayon, at kailanman. Pag maugnay tayo sa Panginoon, ang noon, ang mga pangyayari noon, maalala natin. Bakit tayo naghihirap ngayon? Dahil sa noon. At sa ngayon, bakit ganito ang ating kalagayan?
hindi lang dahil sa mga nangyari noon, sa mga mali na pagpapasyarin sa buhay natin, at sa mga darating na panahon, ganun din ang mangyayari kung tayo magkamali din sa ating pagpasya ngayong taon at sa susunod na taon. At dahil dito, kinakailangan nating tingnan kung ano ang mga bagay-bagay. Baka kagaya lang tayo ni Herodes. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 9, Verso 7 hanggang 9, itong si Herodes, at tatlo po pala ang Herodes bago natin ibanggitin ang Herodes dito sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 9, tatlong Herodes ang namumuno sa Israel. Ang Herodes na dakila, namuno noong 37 BC up to 4 BC, ay siya yung noong pinanganak ang ating Panginoong Hesus, siya yung pumatay ng mga bata sa Bethlehem. Ang pangalawa na Herodes, ito yung si Herodes Antipas na siya ang namumuno sa Galilea at sa Perinia. At siya ay mamatay tao din. Pinupugutan niya ng ulo ang ating patron sa San Juan Bautista. At ngayon, nakikita niya ang ating Panginoon na, oh, ganito ang mga nangyari. Kaya sabi niya, pinupugutan na niya ang ulo, yung isa pang gumugulo sa kanyang buhay. Ngayon, dumating na naman itong isa na parang nanggugulo rin dahil nagtuturo ng kabutihan, gumagawa ng mga himala, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kapag ka ang mga tao kasing masasama, kapag ka mayroong tao na nagtuturo ng kabutihan, o dili kaya nagtuturo tungkol sa daan ng tunay, o dili kaya nagpapagaling, gumawa ng mabuti, kaya ng ating Panginoon, nagpakain ng marami, parang ang budhi niya dahil masama siya, lalong umiiral. Kaya sino kaya ito? Kaya sa versikulo 9, Kapitulo 9, Ebanghelyo ni San Lucas, pinagsikapan niyang makita si Jesus. Gusto niyang makita na personal. At nakita na niya personal. Sapagkat nung dinakip ang ating Panginoon, si Poncio Pilato, kanya pong dinala ang Panginoong Jesus na nakatali na doon kay Herodes Antipas na isang mamatay tao. At gusto niya na gagawa ang himala ang Panginoong Hesus. Walang sinagot sa lahat ng tanong ni Herodes ang ating Panginoon. Sapagkat hindi siya karapat-dapat na mga sagot dahil wala siyang ibang tinitingnan, sarili niya, kapangyarihan niya, ang kapakanan niya, at ang mga, dito tayo pupunta sa ating tema, Abel, walang saysay na buhay. Abel Habilim, ang walang saysay sa lahat ng pangyayari sa buhay, sapagkat ang kanyang tinitingnan kung ano yung nakapagana sa buhay niya. Gumagana ang buhay niya nung nagkaroon siya ng birthday. At sumasayaw ang anak ni Herodias na si Salome. At dahil mapangakit na sayaw, gumagana siya. At sabi niya, kahit ang kalahati kong pinagharian ay ibigay sa kanya. Dahil dalawa naman ang pinagharian niya. Ang Galilea at ang Perinia. Pero wala siyang ibang tinitingnan. Ang tinitingnan niya, paano niya makontrol ang tao. Kaya itong si Herodes Antipas ay isa sa may ituring na sinasabi nga si Augusto Caesar kasi ang namumuno noon sa Roman Empire, sabi pa, mas mabuti pa ang maging aso sa bahay ni Herodes kaysa sariling anak niya. Ang ibig sabihin dito, napakasama itong si Herodes Antipas. Pero masama man siya, bahagi siya ng buhay ng tao upang ituturo sa atin
na ang buhay natin ay dapat nakaugnay sa Diyos. Kapag hindi nakaugnay sa Diyos, maugnay tayo sa mga nasa kapangyarihan ng mundo na walang ibang ginagawa, panggugulo lang. Panggugulo sapagkat gusto nilang ipahayag na sila yung namumuno, sila yung may control, sila yung makapangyarihan sapagkat sila yung mga mayaman at matanyag. Kaya sa buhay natin, sa ating mga pagbasa tayo, natin ngayon, tinuturuan tayo. Sinasabi sa ating Salmo 89, yamang itong buhay namin maikli lang sa panahon. Itanim sa namin na kami dumudunong pa sa Panginoon. Maiksi lang ang buhay natin. Dumudunong tayo, ibig sabihin, maging marunong tayo na maugnay sa Panginoon. Hindi sa mga bagay-bagay dito sa mundong ibabaw, sapagkat saglit lang ang mga bagay-bagay dito o sa salitang Hebreo, Habel, Habilim, parang singaw lang. Samantala, ang Diyos ay tahanan noon, ngayon, at magpakailanman. Samantala, ang Diyos ay eternal. Ang mga politika o ang mga nasa kapangyarihan ng mga politiko ay maiksi lang sa ating kasaysayan sa mundo. Pero ang Diyos ay habang buhay. Nasa atin ang pagpasya kung saan tayo kikiling, kung saan tayo maugnay. Dapat ang buhay natin ay maugnay sa mga may kabuluhan, sa mga bagay-bagay na eternal o sa mga bagay-bagay na makadiyos at makalangit. Pakisabi sa katabi mo, piliin mo ang Diyos. Piliin natin ang Diyos. Magpasya tayo para sa Diyos. Maglakad tayo sa Kanyang daan. Tumatalima tayo sa Kanyang kalooban. At huwag sa ating mga pansarili na kapakanan o dili kaya makamundong bagay. Ang makamundong bagay ay Habel, Habilim. Walang kabuluhan. Vanitas. Vanity. Walang saysay. Nasa atin ang pagpasya. Tayo ba sa Diyos na may saysay? O sa mga bagay-bagay na makamundo na walang saysay? Saan man tayo, doon na nagpasya, doon tayo pupunta. Piliin natin ang Diyos at tayo magkaroon buhay na ganap at ikasyasya. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, alam natin na napakaraming kasamaan sa mundo. Sa pamagitan ng kamatayan at huling pagkabuhay, nagapi ni Jesus ang kasamaan. Manalangin tayo sa Ama upang magwagi ang kabutihan. Atin pong itutugon, sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang simbahang naglalakbay, naway magbigay ng liwanag sa mga tao para baguhin ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng tapat na pagsaksi kay Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga bansa, naway isuko ang walang saysay na pagkakaroon ng makapangyarihan at mapanirang gamit pandigmaan. At sa halip, mamuhay sila ng sama-sama, mapayapa at nagkakasundo. Manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala, naway magtagumpay na makamit ang kanilang kalayaan. Manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon.
ang mga may sakit at may kapansanan, naway tumanggap ng kalinga ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Ang mga yumao, naway makalaya na sa mga kaguluhan ng mundong ito at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Sinaganawa kami ng iyong liwanag, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng kasamaan at hayaan mo na ang iyong kabutihan ay patuloy na magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Ayat anak na mula sa'yo muling hihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Tumayo po tayo. Manalangin niyo, Batido, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, mawin mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ipinahayag namin ng may panampalatayang matibay. Ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng Kapanginoon, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kanang loob mo ay ang tayong likamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya iwas ng lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-ilaw yung pinintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kay kaisa namang helsi si awit ng papuri siyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng taan ng kabanalan, kaya sumita ng Espiritu ng banal na makaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tubayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming na himlay, no? Nang may pag-asang sila'y muling mabuhay, yan din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabanirpatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang ni San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Cosme at Damian, San Roque, San Lorenzo Ruiz de Manila, si San Pedro Colongsod at ng lahat ng mga banal, na mo'y Diyos daigdig na hangkalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ni Anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng magaling na utos, sa turo ng Hesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at isa't ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, pagpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari unang liminister ng katawan ni Kristo
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sin. Jesus, our Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy, giver of life. Announcement. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 hanggang 50 at hindi kasalukuyang miyembro ng anumang church ministry o organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makatutulong sa inyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenquiapo@gmail.com o pumunta sa information card booth para mag-fill out ng form. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay sinuwang umiral sa pamuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos sa aming ipinagdiriwang sa pangalan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Hesus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan na huwag inyong panalangin ay dinggin ng pong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat. Nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church o kung magkatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Hesus Nazareno. Nawa, palakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Nawa, ang Panginoong Diyos ay magpapala sa inyo ng mga biyayang siksik, liglig at naguumapaw. Tayo ay tinatawag na magkaroon ng kabuluhan sa buhay sa pag-ugnay nating malaliman sa ating Panginoong Diyos. Ngayon na ang puspas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga ibagay na puspasan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno. Inihayag mo sa cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kalingan ng kanan nagsusumamo sa iyo makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan mitang naloob na tinatanaw. Baspasan din po ninyo ang mga dalang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Baspasan ang mga karamdaman. Sa pagitan ng besyon ito na may maalala ng pangakot sa binyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglay ng paan pag-ibig at pag-asa ng pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba na kami. I'm